Dito sa loob ng Enchanted Farm ng Gawad Kalinga nakatayo ang 50 bahay ng mga residente at empleyado. Karamihan ng mga naninirahan dito, mga informal settlers noon sa Maynila at mas piniling mabuhay ng mapayapa dito sa Angat, Bulacan. Makulay ang mga bahay at bawat isa may mini garden pa. Libre ang pagtira nila dito at ang kanilang mga bahay magkasamang itinayo ng mga GK volunteers at ng mga residente mismo. Anong pangalan niya? Wala dito. Sa kanya? Anong tawag niya sa kanya? So, Lolo? TM. Lolo ano? Lolo? Lolo TM. Lolo TM ang tawag sa inyo dito. Wow, groovy ah. TM talaga. Kamusta po? Danny. Ay, kumusta po, kuya? Ano po, nagtatrabaho po kayo? Ano po ginagawa? Naghuhugas ng luya. Ay, kumusta po? Kara po. Kara David. Opo. Eh, ito, anong tawag niyo sa kanya? Tito, kuya. Tito? Mas matanda po ba siya sa inyo? Hindi bali na. Eh, basta lahat tito sa ang tawag sa kanya. Basta dito, tito siya lahat. Tapos sa mga bata, lolo. Hindi ko na rin pinalampas ang silipin ang loob ng isa sa mga bahay dito. Ang laki pala ng bahay sa loob, ano? Opo, at saka nagkakaroon pa sila ng second floor ng iba. Ah, crush ka daw. Sige po. Iyo po kayo. Oh, ilan ang kwarto dito? Dalawa lang po. Dalawa? Yung iba dito. Kwarto. Tapos ang iba, naglalagay sila ng mezzanine. Ah, pwede kasi siyang may ano? Loftable. Loftable. Yes. Ako yung second. Ano po, binabayaran nila yung bahay o binibigay sa kanila lang? Eh, tanungin mo sila. Ano po ito? Wow, libre lang talaga. Magpakabait lang sila. Napakaswerte nyo naman. Anong kabayaran? Yun po, tumutulong kami sa bayanihan. Kung required na trabaho, magdadamo, maglilinis ng paligid. Yung iba po kasi na-interview ko ng mga informal settler, pag nirelocate sila sa Bulacan, ayaw nila. Babalik pa rin sila at babalik sa Maynila kahit nasa Estero sila nakatira. Eh, dito po, mayroon naman kami mga hanap buhay kahit papano nakakaangat naman po kami. So, hindi po totoo yung sinasabi nila na, ay naku, pag dinala ka sa Bulacan, pag dinala ka sa probinsya, walang kabuhayan doon. Kasi ano, depende po sa tao, kailangan masipag lang po talaga. Pag masipag ka? May nilaga po talaga. Oo. So hindi kailangan pumunta ng Maynila? Oo po. Bakit po bahay? Marami namang iba-ibang usually binibigay or pina-project para sa mga mahihirap. Yung iba nagbibigay ng scholarship, yung iba nagbibigay ng libro, may nagbibigay ng tsinelas, may nagbibigay ng gamot. Pero bakit po bahay ang gusto ninyong ibigay or ipamahagi para sa mga mahihirap? Bakit ganun na lang ka-importante kasi ang bahay? Dahil mahalaga yung tahanan sa isang pamilya. Mm-hmm. No? Mahirap sa isang pamilya na walang dignidad, walang seguridad. No? And I thought na yung umpisa in human development is restoring human dignity and also providing security. No? So pag wala kang pride sa tahanan mo at walang security sa komunidad mo, no, yung baliwala yung ibang bagay eh. No? So I wanted na una i-transform ang home and community environment. Mm-mm. And build home and community values. Mm-mm. At ang pangalawa po, dahil kailan makuha natin yung mga lalaki. Kasi karamihan po sa mga tulong sa in poverty alleviation or intervention, puro babae. Pero ang lalaki po, hindi lumalabas ang kanyang pagiging bayani. Kasi kung underdeveloped siya at wala siyang edukasyon, wala siyang pride, no, he becomes a liability to his own family and to his community. Mm-hmm. Kaya kung ang criminal natin karamihan lalaki, no, at ang mga nambubugbog ng asawa karamihan ay lalaki, ang pagpatuloy ng kahirapan ay dahil wala motibasyon ang mga lalaki para magsikap. Mm-hmm. Bakit hindi sila dapat isama sila sa solusyon. Sabi nga ni Tony, kapag dito ka tumira sa farm, lahat ng kailangan mo, abot kamay lamang. Di na rin kailangan lumayo ng mga residente dahil may trabaho ring nag-aabang sa kanila. At ang magpapatunay niyan, ang official barbero ni Tony.
pag-available ako na mga time, mga working day ko, luluto ko sa kitchen. Tapos sometimes pag nandiyan yung cook, server naman ako. And then siguro yung sideline ko na pag wala talagang ginagawa, kasi hindi pa naman dati consistent yung ating mga visitors dahil nga beginning pa lang to lahat. So nagugupit-gupit ako hanggang sa nakilala ko nga itong interns, sa akin sila papagupit at City Tony. Sa dami ng work dito, pwede kang mag-suggest kung anong gusto mong trabaho na ayon sa kakayahan mo at willing naman silang i-develop yun at ibigay sa'yo ng masuklian din naman nila yung ginagawa mo pag-tulong.